Hi guys! Welcome back to my channel again. So, ito yung continuation ng tanong mo, sagot ko. So, marami kasing nagtanong. I mean, hindi naman ganun karami. Kaso nga lang, marami ang tanong nila. So, ayun. So, ito guys, yung kadugtong ng tanong mo, sagot ko. So, intro muna tayo. Pang 7 na question is from my cousin, Geraldine Turea. Ito yung isa siya sa mga nag-alaga sa anak ko since she was born. Charot. Siya yung isa sa mga bonggang-bonggang tumulong sa akin habang ako'y nagtatrabaho. So ngayon, may baby na lang siya. So happy for her. Yung first question niya sa akin is, eto, malala to eh. Nakakaloko mga tanong. Ano or sino sa tingin mo ang strength mo? Anyways, alam mo naman yan kung sino yung strength ko. Siyempre, si Aryan. Si Aryan ang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Si Aryan ang nagbibigay ng lakas na loob para ipagpatuloy ang lahat, para maging matatag at ako sa trabaho ko. Na hindi na mapaglabanan ko lahat ng problema. And of course, si God. Kasi siya ang magbibigay kalakasan sa akin. Number one siya. So, yun. Yung next question is... Ay, naku. Eto. Eto pa rin para sa anak ko. Ano ang bagay o nagawa mo na na makakapagsabing isa kang mabuting ina? Yung bagay na nagawa ko para masabing... mabuti akong ina is yung pagsasakripisyo ko. Pagsasakripisyo ko para sa sarili ko na dati kasi kung anong gusto, bibilhin. Tapos hindi ako, matipid. So ngayon, inuuna ko yung anak ko. Kung hanggang saan ang kaya ko, binibigay ko. Tsaka, yung love, syempre. Pinaparamdam, kahit naman sobrang layo ko sa kanya, pinaparamdam ko na mahal ko siya. So, alam kong may pagkukulang ako sa kanya, pero alam kong mabuting ina ako para sa kanya. Alam ko sa sarili ko. And then, eto yung pangatlo. Ano ang pwedeng gawin ng isang lalaki sa'yo para patinubok ang puso mo? Bakit hindi na ba tumitibok yung puso mo? Oh my God. Natawa ako sa tanong eh. Ang pwedeng gawin ng isang lalaki para mapatibok ang puso ko. Syempre, yung paibigin niya ako. Oh my God! Taray ko. Wow! Yung kung may manligaw man sa akin or yun nga. Gusto ko yung yung talagang may God sa buhay niya. Yung talagang number one. And syempre, yung tangkap yung pagkatao ko, mamahalin ako. Siyempre, of course, yung anak ko, tanggapin niya ng buong buo. Yun ang pinaka-importante. Yung hindi yung ako lang. And, hindi talaga mawawala dapat yung effort and time na, hindi naman buong buhay niya, ibibigay niya sa akin yung oras niya. Siyempre, yung tamang lang, yun kasi yung nagiging dahilan kung bakit nawawalan ako ng gana sa isang lalaki. Simpleng effort lang, time, yun. Hindi magawa-gawa, diba? Yun. Basta number one na para mapatibok niya yung puso ko is may God siya sa buhay niya. Hindi naman tayo perfecto. Pero syempre, diba, ginawa tayo ng Panginoon. So, kailangan ibalik natin sa kanya yun. Ito yung next question niya. English? What would you walk out of your relationship? Ayun! Ito. Real talk. Nangyari to sa buhay ko. No! Makapag-walk out lang sa akin sa relasyon. Kasi ako, hanggat kaya ko pang magtiis, magtitiis ako. Hanggat kaya ko pang ayusin, aayusin ko pa. Makikipag-ayos pa ako. Pero, pag once na may sinabi ka sa akin, hindi ka tanggap-tanggap, sorry ka na lang.
hindi na talaga. Kahit sobrang mahaba na, naapakan mo yung pride ko. Hindi naman sa pagkapapride, yung parang pinag-iisipan mo ako ng hindi maganda. Yung sasabihin mo kong pera lang yung habol ko sa'yo. Yung sasabihin mong pinagtanggol kita sa mga magulang ko, ay sa pamilya ko. Mga ganun ba? Mga ano ba? Parang ang babaw, diba? Pero syempre, ako, pera, habol ko. Bakit? Hindi ba kita pinagtanggol sa pamilya ko? Charot. Maganda. Tapos yung ano, yung pakampante na mahal ko siya, yung hindi na siya mag-e-effort, wala na siyang time para sa akin. Diba nga, diba? Kasi kung mahal mo ang isang tao, kahit na alam mong mahal na mahal ka ng isang tao, dapat yung sa relasyon nyo, kung paano nagsimula yon, kung paano mo siya sinuyo, hindi mawawala yung ganon. Ganon! Yung question. Ito yung last. Last question mo, Mama Gingging. Oh my God. May bala ka pa bang dagdagan si Aryan? Ay, nakong tanong na to. Actually, oo naman. Pag renant ni God, syempre, kailangan natin ng partner sa buhay. Paano madadagdagan si Aryan? So, wala naman akong ka-partner, diba? Pero, pag may binigay si God na, yun na yun talaga. Yun na yun. Ayun. Oo, madadagdagan si Aryan. Tsaka, napag-uusapan na namin yun eh. Yung unang step pa lang na kung gusto niya ng papa noong una, ayon niya. Pero syempre, kinausap siya ng kinausap, pinaintindi. Ayon, sabi niya, okay lang daw na may bagong papa, basta mahal daw ako at mahal siya. Yon, di ba? 6 years old ba lang yan? Pero kasi nakakadala, di ba? So yung kapatid, ayaw pa daw niya. Pero pag green aunt ni God, syempre, blessing. So, oo, it's a big yes. So, okay na. Happy ka na sa mga sa mga sagot ko. Okay, salamat sa tanong mo. Okay, yung next nating question is from my cousin also, from Maria Carla Eliani, na isa rin sa butihing guro na nag-aalaga sa aking napakagandang anak. Nagtawag sa kanya is Mommy Carla. So, yun. Yung first question niya is, aside kay Bibi, reason bakit ka nag-pursue abroad? Yung reason kung bakit ako nag-pursue abroad, yun nga, gusto kong makabawi sa lahat-lahat ng pagkakamali ko. Yun. And gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Sana nga matupad yun. Ayun. Wow! Goals in life. Goal ko talaga sa ano ko is, ayun nga, mabigyan ko ng magandang buhay si Aryan. Hindi naman ganun kagandang bonggang-bongga. Yung naibibigay ko lang sa kanya yung mga gusto niya. Magkaroon na kami ng sarili naming bahay. Siyempre, ayun, makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Yun. Biggest achievements in life. Ayun, yung biggest achievements ko, yun, yung nasusustentuhan ko na maayos yung anak ko, yung kahit papaano naka sa family ko, nakakatulong na ako. And, ayun nga, yung hindi na ako nanghihingi pa. Yun na. Tsaka, achievement ko rin yung may anak akong maganda. Ayun. Yung last question niya is, are you going to continue your working abroad after contract? Oo. Yes, I will. Kasi sa panahon ngayon, kahit na gusto ko man magstay dyan sa Pinas, 'di ba? Ang hirap ng panahon. Ang hirap na kasi I'm getting older na din. Yun nga, kasi ang hirap eh. Tsaka pag kasi na nakapag-abroad ka na, hahanap-hanapin mo daw yun. So, at tsaka, yun nga yung goal ko kasi, yun yung goal ko. Magkaroon na ako ng sarili ko.
And para maano ko yung ma-provide ko lahat ng needs ni Aryan. Tatamids namin. So kailangan ko rin na makapag-ipon. So oo, babalik ako abroad kung saan man ako dadalhin ng Panginoon. So dun tayo. So salamat sis sa mga questions mo and salamat sa pag-aaruga, pagbibigay, pagmamahal sa anak ko. And God bless. And then my yung next question is from Martin Dave Dahay. English din to, so manonosebleed na naman ako. How ready are you to build or start a new life, new family and new partner? How ready am I? I know. New family. Ako sa new life, syempre ready ako niyan. Ready ako. Sobrang ready. New family, bubuo ng bagong family. Pag-renant ni God. New partner, pag-renant din ni God, magiging ready ako. Kasi pag bubuo ka ng family, syempre, kailangan yung galing kay God. Galing pa din kay God. Kasi, hindi man maging perfecto, at least, diba? Kasi pag galing kay God, gagaan ang buhay mo, hindi siya magiging pasaway. So, kung kailan i-grant ni God, magiging ready ako doon. Doon ako magiging ready. Siyempre, ano ba? Untang nga lang. So, okay na? Ano? Okay na tayo doon na. Nakamimi kayo. Salamat sa napakaganda mong tanong. Ito yung pinakamagandang tanong na na tinanong sa akin. Thanks. So yun, na ready. Ready naman ako sa bagong buhay. Magiging ready rin ako sa bagong family at saka bagong partner pag rinant yun ni Gan. Ganun naman, di ba? May kanta nga doon, ayokong lumayo sa plano mo dahil the best ang galing sa'yo. Oh, yun, di ba? Ano yun, Kristiyanong in love? Pakinggan mo na lang yun. So, salamat sa tanong. So, our last but not the least is from Yan Sa'yo Podcast. Napaka-pogi. Yun, shoutout sa'yo. Kay Michael John Nadong, also known as Daddy G-Boy. Siya yung dadidadihan ng aking anak na si gandang Aryan. Shane Aryan. Yun. Ito yung pinaka-favorite kong question sa lahat. Pinaka-gusto ko. Diba? Unexpected. So, yung tanong niya is, paano ka binago ng Panginoon? So, ito. Binago ako ng Panginoon yung binigyan niya ako ng mga problema. Yung pina-realize niya sa akin na tama na, hindi na tama yung ginagawa mo. Nung dumating si Aryan, unti-unti nagbago yung buhay ko. And lalong-lalo na nung napunta ako dito sa Middle East, dito sa Qatar, andoon. Yung syempre dito, hindi ka halos makalabas-labas. Hindi ka rin makapagsimba kasi hindi mo rin alam kung saan yung simbahan ng mga Christians dito. And Arabic country to. Muslim sila. So, ayun. May isang friend na nag-invite sa akin sa Zoom. Noong una, na-reject ko kasi sabi ko, ano ba naman yan? Ano ganyan-ganyan? Pero nung halos everyday na ako sumasali, ayun, marami na akong na-realize. Marami na akong napag-isip-isip. Marami na akong tinama sa buhay ko. Doon na ako unti-unti nagbago. Yung mindset ko, basta yung pananaw ko sa buhay. Kasi sabi ko, pagkatapos ng kontrata ko dito, uuwi na ako for good. So, habang nag-attend ako sa Zoom, Bible study kasi yun eh. Marami akong na-realize, marami akong, nasabi sa sarili ko na
hindi ganun kadali ang mag ano ng trabaho. And sabi ko, may anak pa ako, so kailangan ko magtrabaho ng magtrabaho ng magtrabaho. Kailangan ko mag-ipon. Ayun. Kasi sabi ko, yung ako kasi isigulaki lang ako, parang go with the flow, ganyan. So, iba na ngayon yung panahon. So, kailangan ko ng income. So, naisip yung future namin ng anak ko. And, ayun nga, uunahin ko muna yung ano, family ko before kung sino man yan. Yun, marami akong pagkakamali sa kanila. Na, ayun nga, dahil sa pasalamat ako sa kaibigan ko yun sa kaklase ko, kay Elfren Hervasio, na pinasok ako dito sa Zoom. Kasi marami akong na-realize sa buhay ko. Marami akong ano, tinama sa buhay ko. So yun, doon ako binago ng Panginoon sa mga pagsubok na ano, pina-realize sa akin ng Panginoon. Kaya siguro niya ako dinala dito sa Middle East para ma-realize ko na ano, mali yung mga pinaggagawa ko, pinag-iisip ko, mga plano ko. Yun. So salamat. And ayun nga, glory to God. God bless. Oh my God! Salamat sa question. Wow! G-boy. And ayun nga, nasagot ko yung mga tanong nyo. So wala akong punishment ha. So sana nag-enjoy kayo and sa mga sa kaanuhan kong ano, sa kaanuhan kong mga sagot. Pero totoo naman yung mga sinagot ko. Oo, totoo naman yun. Wala kang bola yun. Basta katotohanan yun eh. And sa last part, yung naging seryoso na ako kasi basta pagdating kasi kay God, seryoso ako. So ayun guys, salamat sa mga tanong ninyo and sana nag-enjoy kayo and see you on my next video kung kailan na naman tayo makakapag-upload. Salamat po and please don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And yung ano sa end ng video na to, i-shoutout ko yung mga isa-subscribe ninyo, yung mga ka-team kong iba. Okay? And ayun nga, salamat, 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 and God bless us all. Mwah.